Magandang araw po sa inyong lahat at muli po ay welcome po sa panibagong edisyon ng ating programang Dear Kuya E. At unang-una, pasensya po muna dun sa mga nahihinaan kasi hindi man po ako pwede magkwento ng nakasigaw lalo na naka 200% din naman ako sa editing. So hanggang dun lang yung ano niya, yung pwede niyang itaas 200%, eh, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero sa ibang phone naman daw, okay naman daw. So hindi ko alam kung nakadepende sa headset o nakadepende sa anong cellphone nyo. Yun lang. So sorry talaga kung hindi nyo talaga marinig. So skip nyo na lang po yung video kung talagang sobrang hina po to the point na hindi nyo na talaga marinig. Kaya pasensya na po talaga. Salamat po. At ngayon po ay simulan na po natin ang panibagong kwento po na ipinadala po sa ating email address na dearkuyae@gmail.com. Itago niyo po ako sa pangalang Al. Sa buhay, marami tayong pinagdaraanan. May masaya, malungkot, may hindi malilimutan. At merong ding gusto mo na lang kalimutan. Kung pwede lang ang mabura ang bawat hindi magagandang karanasan na ginawa sa buhay o nangyari sa buhay, siguro marami nang gumawa noon. Madaling sabihin na bahagi yon ng karanasan, ng pagsubok sa buhay, pero yung impact ng bawat hindi magaganda na nangyayari at ginagawa natin, habang buhay na nating daladala yon. Alam ko Kuya E, hindi naman lang ako yung taong gumawa ng bagay na hindi maganda o may karanasan na hindi maganda. Marami na rin ako napakinggan sa kwento nyo ng tulad sa akin. Bata pa lang ako Kuya E, yung buhay ko sobrang lungkot na. Hindi ko na namulatan ang tatay ko habang ang nanay ko naman naging iba din ang takbo ng buhay. Nag-asawa siya ng iba at ako parang naitsapwera. Ang stepfather ko ay lagi akong pinagmamalupitan Kuya E. Ang inakala kong mabait na tao na tumanggap sa akin na kapatid naman ng aking stepfather na lalaki, pinagsamantalahan ako. Ako lang ang tao sa bahay nun na mangyari ang hindi ko inaasahan. Pinagbantaan akong papatayin kaya lumipas ang mga taon na punong-puno ako ng takot habang ginagawa sa akin ang pambababoy. Hindi ko yun nalaman. Hindi ko yun pinaalam sa aking nanay hanggang sa siya ay mamatay na. Paano ko masasabi sa kanya, Kuya E? Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa kanya pero lagi siyang galit at sinasabing sundin ang sinasabi ng kanyang bagong asawa. Hirap na hirap ako dahil halos lahat ng gawain sa bahay na yon, ako ang gumagawa. Parang mga prinsipe ang mga stepbrother ko. Wasak na wasak ako, bata pa lang dahil sa pang walang niya sa akin ang kapatid ng stepdad ko, Kuya E. Wala akong malapitan na kamag-anak. Hindi ko rin alam saan ang mga natitirang kamag-anak ni nanay kaya nagtiis ako kahit hindi na tao ang tingin nila sa akin. Hindi na ako nakapag-aral dahil hindi nga ako ang naging priority ng nanay ko. Siguro kung may isang porsyentong ina na natitiis ang anak, isa na siya dun. Marami akong tiniis sa tanging dilim ang nakakita ng luha ko at lungkot ko. Naging laruan ako. 16 years old Kuya E, dumayas na ako sa poder nila dahil hindi ko na talaga kaya. Nagpalipat-lipat ako ng lugar, nakitira ako sa kung sino-sinong kaibigan. Pero mahirap kasi yung wala ka tapos makikitira ka. Pabigat ka lang sa iba. Kaya naligaw ako ng naligaw. Naging sandalan ko ang mga baklang nagkakagusto sa akin pero syempre, alam nyo na ang kapalit. Hanggang dumating ang time na may matandang nagkagusto sa akin. Nasa 60 plus ang edad niya pero malakas pa ang katawan niya at mukha siyang 50 years old. Akala ko iba siya sa mga nakilala ko. Pero hindi rin pala. Nung una lang siya naging mabuti sa akin. May time na itinatali niya ako at sinasaktan. Kung ano-ano ang pinapagawa niya sa akin. Gustuhin ko mang lumaban pero naunahan ako ng takot Kuya E. Paano ka lalaban sa taong may nakatutok na baril sa ulo mo?
habang ginagawa ko sa kanya ang gusto niya para siyang demonyo na tumatawa. Hindi ko alam kung paano ako makakaligtas sa ganoong mundo. Dahil sa puno ako ng takot, nagpasya akong yakapin na lang ang kapalaran ko. Ipinakita ko na lahat na lang gagawin ko hanggang sa pagtiwalaan niya ako. Tipong gusto ko kunwari yung mga ginagawa ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, hindi ko akalain na makakalaya pa ako sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dala ang konting pera, nagpagala-gala muli ako. Hanggang makahanap ng lugar na mapagtataguan. Lugar na maaari akong magsimula ng bagong buhay. Bilang isang helper sa isang farm. Hindi na nila ako hininga ng mga kung anumang papel. Dahil naghahanap sila ng katuwang lang doon. Dahil sa hirap at bigat ng dinanas ko, ano na lang ba yung pagbubuhat ng mabibigat na sako ng palay doon sa sakahan? All-around boy din ako ng isang pamilya. Maliit man ang kita, Kuya E, libre bahay, pagkain naman ako. Safe. Malayo sa mga taong umabuso sa akin. Mabait ang pamilyang may-ari ng farm. At namalayan ko na lang na ang isang anak na babae, ni Sir Nep, na may-ari ng farm ay may gusto sa akin. Lumipas ang buwan at taon, nag-open ako ng buhay sa kanila. Naawa sila sa akin. Hanggang sa maging kami ng anak ni Sir Nep na si Paula. Tanggap nila ako. Tinuring na anak. Hindi ko akalain na sa buhay ko makakaranas ako ng pagtanggap at pagmamahal tulad ng ganoon. Hanggang sa nagpakasal na rin kami. Nangako ko sa sarili ko na bubuo ko ng sarili kong pamilya at sisiguraduhin ko na hindi mararanasan ng mga anak ko ang dinanas ko. Kaya nagsumikap ako sa buhay. Hindi naalis sa akin na makibalita sa buhay ng stepdad ko na hindi pala naging maganda ang takbo ng kanilang buhay. Nung mga panahon na yon ay parang ikinatuwa ko pa ang pangyayaring yon sa buhay nila, pero paglipas ng panahon, sinabi ko sa sarili ko na mas luluwag ang dibdib ko. Mas luluwag ang buhay ko kung ako ay magpapatawad. Malayo man sila sa akin, hindi man nila ito hiningi sa akin, sa sarili ko ay pinatawad ko na sila. Naging maligaya ang buhay ko sa piling ng pamilya namin ni Paula at nabiyayaan ng dalawang anak. Pero ang buhay talaga, Kuya E, laging may kakambal na lungkot. Dahil sa hirap sa panganganak, namatay si Paula, Kuya E, pati ang ikatlo naming anak. Yun ang pinakamasakit sa akin bukod dun sa mga dinanas kong hirap. Kung kailan masaya ako at punong-puno ng pagmamahal. Pero may dalawa akong anak pa, kaya hindi pwedeng maging mahina ako, Kuya E. Kailangan kong maging malakas. Sa mga hindi magandang pangyayari sa aking buhay, mapalad ako sa pamilya ni Paula, si Papa Nep at Mama Mila at kapatid ni Paula na napaka-supportive sa akin. Pero ang hindi ko lubos na akalain na ang kapatid ni Paula, na lalaki na si Nilo, may gusto pala sa akin. Isang gabi, Kuya E, ay inamin niya ito sa akin. At sabihin natin, nung nalasing kami, ginapang niya ako. Pero that time, ginusto ko yun, Kuya E. In-enjoy ko yun. Bigla na lang nangyari ang lahat sa amin. Hanggang sa lumipas ang mga taon na parang siya ang naging kapalit ng kapatid niya. Hindi ko alam kung matutuwa si Paula sa nangyaring ganun. Pero lihim sa lahat ang aming relasyon. Dahil si Nilo ay may asawa rin pero hiwalay na. May anak din siyang dalawa. Sa malaking bahay kaming pareho nakatira at dahil magkalapit lang ang aming kwarto ay madaling magpalipat-lipat. Dati, iniisip ko kung yun ba ang naging dulot ng pagmamalupit sa akin at pambababoy nung kabataan ko. Pero, hindi. Ginusto ko yun at oo, mahal ko si Nilo. Mahirap ipaliwanag pero yun ang totoo. Alam kong masasaktan si na Papa Nep kaya itinago namin yun sa kanila. Casual lang kami sa harap nila pero kapag kami na ang magkasama, nakakawala ang tunay na kami.
Lumaki na rin ang mga anak namin. Nagkolehiyo at nagkaroon ng sariling pamilya. Namatay na rin si Papa Nep. At ngayon, Kuya E, magkasama kami ni Nilo sa maliit naming farm. Wala nang nakapaghiwalay sa amin kahit na may mga edad na kami. Hindi man kami naging open ay naging maayos kami para na rin sa pamilya namin. Siguro nga may sarili-sariling kapalaran na tinatahak ang bawat tao. Kapalarang nagdadala sa kung anong buhay ang nakatadhana para sa'yo. Naiiyak ako habang binubuo itong pirapirasong kwento ng buhay ko, Kuya E. At gusto kong maibahagi ito sa iyong channel dahil naniniwala ako sa kakayahan mo. God bless and more blessings sa channel mo, Kuya E. Sana ay magtagal ang programa mo.